Good morning mga box. So dito, ituturo natin kung paano mag-copy ng video sa YouTube and hindi tayo magkakaroon ng copyright or tinatawag natin na license to operate ka. So una, pupunta tayo ng YouTube. For example, hahanap tayo ng ika-copy natin. So halimbawa, yung Beast in Bay Mob, no? So pupunta tayo dyan. Pindutin ang Beast in Bay Mob. And then may nakikita kayo sa taas. So hindi may nakikita kayo sa taas na ito. Pipindutin natin yung sunod sa parang TV, yung maraming doldok. Ito yun, pinindut natin. And pupunta tayo ng Creative Commons. So ito po yung Creative Commons. Pipindutin natin yan. And i-apply natin yan. So pag na-apply natin, hanap tayo ng MBE Mobs, no? Na malupit talaga dyan. So okay, scroll tayo muna. And so nabawa to, so yung mababa lang para mabilis lang i-download ng ano natin po natin. So yan as yung top 10 NBA veterans. So yan NBA assist na. So para makapin natin siya is ipindutin natin yung share. Then, pupunta yan sa copy. Yun. Okay. Yun lang. Punta muna tayo dito sa tinatawag natin Google. Punta tayo sa Google. Then, search natin yung MP4 to MP3 converter. And then, na-search natin. Nahanapin natin yung ito, yung free. Ayan, papakita natin. So, yung free. Pipindutin ba natin yan? And then, pag napindot natin yan, pupunta tayo dito sa paste link. So, paste lang natin, kinopy natin. And then, di ba nakalagay dyan, format MP3. Pindutin natin yan, and mag-choice tayo ng MP4 kasi video yung ano natin. And then, i-convert natin ngayon. So, pag kinumbert natin, nakikita po yan, dapat mabilis yung wifi. So, download has started, no? So, makikita natin yan dito na nagda-download siya. Okay, nakikita nyo, nagda-download yung NBA Best Assist 20. MB siya, so yan. Pag natapos na yung download, hindi na natin matapos yung download, medyo matagal ng konti. I-post natin. So, ayun, tingnan natin kung matatapos na siya. Okay, actually malapit na. Hintayin na lang natin. And, kapag natapos na siya, pupunta tayo ngayon ng videos natin, no? So sa albums natin kung papasok talaga siya doon. So lapit na. Okay, so tapos na siya. And then back tayo. Punta tayo ng album. So nandito kaya siya yan sa album. So panood natin kung nandito na yung video. So natin. So lapit natin. Okay, ayun ang video. So ito yung video. Ano din natin. So ayun, naka-copy na natin. Yung nakikita nyo yung figure sa taas. Yeah. Yan. So just make sure na tatanggalin natin yan or lalagyan natin ng name natin na para sa atin talaga. Kasi kinopy lang natin yung video. And then, pag in-edit natin sa Kind Master, tuturo ko sa inyo, no? Punta tayo ngayon ng Kind Master. So ito yung Kind Master natin, in-edit natin. Ngayon, i-edit natin siya. Ganito lang kabilis guys mag-download. So edit natin. Okay, fix muna natin yan kasi may mga ads. Pipindutin natin yung plus. And then 16.9 ratio sa YouTube kasi 16.9 para naka-landscape siya. And then hanapin natin yung video, no? Pipindutin natin yung media. Yan yun, pinindut natin yung media. Then punta tayo sa videos, no? So sa download, kita natin ang download. And i-click natin. Ayan o. Tatanggalin natin yung figure na yan. I-cut natin siya. I-cut natin siya. Okay. And cut natin yan. So, bali, nakapangalan lang pala siya. Try natin i-play. Tanggalin natin siya.
Bali, kakat natin siya. Ganito lang mag-cut mga bok. So, madali lang siya mag-cut, no? And, pipindutin mo lang yan, tapos ikakat mo lang rin yan. Yan. And then, i-delete na siya. Pindutin mo siya and delete. So, okay na. Yun. So, pwede na tayo maglagay ng ano natin na tinatawag, yung exporting din natin. So, export natin. Ito yun. No, tingnan natin. Sa atin na nalalabas, no? Tingnan natin. Masyadong mahaba, bawasan natin. And then, okay na yan. And then, kasi may fever doon, maglalagay tayo doon kasi malaki yung fever niya. Ang technique natin dyan, pipindutin natin ng layer, tapos pipindut tayo ng sa screenshot natin, hanapin natin kasi book vlog, no? So, yun, nilalagay natin dito sa fever niya para matakpan yung fever niya. Okay. Kasi hindi naman sa atin yan, ginapi lang natin, no? So, yun, nakalagay ang book vlog. And then, kailangan mahaba-abaan mo siya. Kasi nga doon ang fever niya, no? Kailangan wala kang makitang lalabas na pangalan niya. Actually, kinapi niya lang din yan, no? Na Creative Commons. So, okay. So, okay na siya. Magawin natin, pipindutin natin in animation. So, dapat magawin na siya. Dapat dito pa lang maglalabas na siya. So, try natin, no? Panoodin natin. Pwede natin dyan sa lagyan ng transition, no? So, okay. Pa-ikutin natin siya. So, ayan, okay na, no? Na-edit na natin. Ang gagawin na lang natin is export na lang natin. So, pipindutin natin yung ito. And then, pindutin natin siya. Export natin dito. And export na lang natin. Waiting na lang tayo nang matapos na mag-export. So, saka natin i-upload. Okay? So, ayun, malapit na siyang matapos, no? In-export natin. And then, pag natapos na yan, mga bok, is ang gagawin natin, i-upload natin. So, pag na-upload natin, ganun lang siya kabilis si, ano, pag tapos nang i-upload, nalagyan natin yung Beast Creative Common License, no? So, kung paano, hindi mo na kailangan magpunta ng Chrome, basta mayroon kang YT studio na tinatawag. So, tapos na, punta tayo ng YouTube. So, punta tayo ng YouTube natin. Punta natin ng YouTube. So, makikita natin dyan. May nakikita kang plus dito sa baba. So, i-upload mo na yan. Upload video. So, yung video ka na in-edit natin, ito yun. And then, ilagay natin ng so, yun. Tapos, lagyan natin ng ganyan in B. So, ganun lang siya kadali. And then, description natin, kahit huwag na natin lagyan. So, pwede naman natin maglagay pala ng hashtag B crossover. Crossover. So, yun. And then, punta na tayo dito. And then, next na natin, ang gagawin natin sa next, mix natin and then upload ang video. Pag na-upload na ang video, makikita naman yan dito. So, uploading video, preparing. So, ganun siya kabilis. And, tingnan natin kung gano'n ako kabilis matapos. So, yun. Medyo matagal-tagal ng konti. Pa-pass forward na lang natin. Ayun, habang nagda-download yon, kailangan mayroon tayong YT Studio. So, yan. Diyan tayo pupunta. Then, pipindutin natin. And doon tayo mag-i-edit. So, pipindutin ng YT Studio. Yan, habang kahit nagda-download pa siya, makikita natin siya sa Vistap 20 Assist MBA. Vistap 20 Assist. So, preparing pa lang yan. Ang pipindutin natin yung parang lapis. So, pinindut natin yung parang lapis. So, pupunta tayo ng advanced settings. So, nakikita na nyo naman basic info and advanced settings. Pupunta tayo dyan. And then, pag sinabi kasing license and right ownership, so, ibig sabihin, sa'yo mismo yung standard YouTube. Ibig sabihin, sa'yo mismo yung video. So, dahil kinapi natin yan, pipindutin natin yung Creative Commons. So, hingi tayo ng license. So,
attribution. So i-save natin 'yan and titingnan natin mamaya kung okay na siya na pag natapos yung video, kung naka-creative commons siya para hindi tayo ma-copyright. So balikan na lang natin pag tapos na naka-flow. So preparing pa lang ang video. Pwede naman natin na siya i-edit top 20 crossover. So pwede naman 'yan. Pwede naman yung dito hanap tayo ng choices, no? Kung ano yung iyan natin. So pwede naman to. So mas maganda yung Calibron. Yan, pwede natin sila yung Calibron. So yan, save na natin siya kagad. So ganun lang siya kadali. And i-check natin kung Creative Commons ba siya o hindi, no? So tapos na natin yung video. So, tapos na yung video, punta tayo ng YouTube channel natin. So punta ng YouTube channel, din search natin pangalan, Lando Bios, and check natin yung videos, no, kung Creative Commons siya. So so ayun, i-check natin kung Creative Commons. Pipindutin natin yung best 20. So siya, yun, naka Creative Commons na siya. So ibig sabihin, kinapi lang natin yung video, pwede rin nilang copyin yan. So ganun lang siya kadali. Kailangan just make sure naka Creative Commons yung kinapin yung video para hindi tayo ma-copyright. Okay, ganun lang siya kadali.